Alam mo yun dati, nung ano, elementary parang si Love Love. Tapos, di ba nag-iwalay kami ng daddy nila. Alam mo yung iniisip ko na, ano, iniisip ko yung pag-aaral niya na pagka-college niya. Iniisip ko lagi yun, pati yung high school niya. Paano si Love Love mag-high school, mag-college? Kaya ko kaya? Hindi naman ako magkapagtrabaho kasi ganito yung sitwasyon ni Ruhil. Pero alam mo, sa araw-araw, na ano din yun, nagawa din yun, nakakapasok siya. Hindi naman yung naranasan niya na pumasok siya na wala siyang baon. May baon talaga siya. Na parang hindi niya yung naramdaman na parang ang hirap-hirap ng buhay namin. Kasi nga, okay na, masaya kami. Tapos, tuloy-tuloy lang pasok niya. At never yan nag-ano talaga na pahihintuin ko siya kasi ano, kasi wala naman kami, hindi, wala akong trabaho, wala nagsusupport. Hindi talaga. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaral niya. Alam mo yung dinadala pa siya sa ano, yung nilalaban siya, kasi nagiging editor-in-chief siya dyan sa school na yan eh. Parang sabi ko, ang sarap lang sa pakiramdam. Hanggang nagulat ako, nag-graduate na siya ng grade 6. Hindi namin yun na wala siyang pang-ambag doon kasi walang pera. Pero alam mo kung ano lang yung mas malungkot sa akin na, ano, na secret din na malungkot sa akin. Na, pag mayroon silang field trip, hindi nakakasama doon si Love Love. Kasi nagbabayad kasi ng 1,000, 1,005. Eh, wala kaming pera pang bayad noon. Ano ba sasabihin ng nilablab? Sabi nilablab sa akin, Ma'am, may field trip kami. Ano, may field trip ka? Saan? Hindi, may papunta pa ng Santa Rosa, may papunta sa Enchanted Kingdom, may papunta doon sa, ano ba yun, sa may Ocean Park. Sabihin ko kay Love-Love na, ala Love, paano ka kayo Love makasama doon? Ano kayong gawin natin? Sabi ni Love, Mama, nakarating na ako sa Enchanted Kingdom, di ba? Bakit pupunta pa ako doon? Gaganon siya. Napaka-positive niya. Tapos nung pumunta sila sa ano, pupunta sila sa MOA, sabi niya ganon, oh. Naku ma, ilang beses ko na napuntahan yung MOA, boring, ganon siya. So, ayaw mo na sa mama, ayaw ko nga. At saka ma, ayaw ko pumunta doon, wala kayo, wala si Ruhil. Parang ramdam niya na unfair. Ayaw niya yung maramdaman, ayaw niya yung na siya lang mag-i-enjoy, siya lang nakakita ng ganon, tapos ang kapatid niya wala. Kasi hindi naman kami pwedeng sumama. Oh, diba? Tapos, sabi ko sa kanya, paano yun, love, sa grades mo? Hayaan mo dyan kung ayaw nila ako bigyan ng grades dahil lang dyan, problema nila yan. Basta ako mag-aral lang ako, hindi ako sasama dun. Alam mo, babe, siya, hindi ko yan kailangan na mangutang para sasama siya. May choice na rin pala eh. Yung pag, ganito pala siya kapasitive kasi hindi siya nalulungkot. Alam mo, sa oras ng ano yun, kinabukasan o aalis na, sasabihin ko sa kanya, sabi, sigurado ka, hindi ka sasama. Sabi niya, ma, ayaw ko sasama doon. Ayaw ko sasama, wala si Ruhil. Kasi gusto niya kasama niya laging kapatid niya. Alam mo, pinagdadasal ko na lang yan, babes, na maging okay si Love Love. At the end of the year, no, naakit ako sa stage, nasabit ng ribbon na yun, na wala naman siyang mga, ano na yun, ng mga ganun-ganun. Nakakasama lang siya sa mga laban niya sa mathematics, science, English. Nakarating siya sa Kabuyaw, nakarating sa kung saan-saan. Pero sa mga ganun, ano, magbabayad akong libo? No way. Hindi talaga nangyayari yun. Kasi wala eh. Wala kaming extra ng mga ganun-ganun namin. Pinasalamatan ko lang na maayos si Love Love. Tapos nakakaintindi siya sa sitwasyon din namin. O, diba? Tapos hanggang nag-high school na siya. Pero mo, nakaprovide din naman kami. Yung uniform niya sa high school, naprovidean ko din yun sa kanya, yung mga bagay na yun na hindi ko alam paano ko naprovidean. Papasalamat lang ako kasi nagawa ko yun para sa kanya. Oh, diba? Tapos hindi ko na malayan, college na siya. Oh, ang maluwang lang talaga namin. Nung nagtrabaho na ako, tapos nakapagtrabaho din siya after a year, na parang nagkaroon kami ng, okay, maluwag na sa akin. Alam mo ba, pagpupunta kami sa church dati, pera ako na, like for example, may pera ako 50. Pupunta na lang ako sa church. Kung minsan nga, pinapagasulin ako nga, 30 pesos lang eh. Ang 20 pesos, ibibigay ko yan sa church. Ang 30 pesos, sabihin ko lang, kuya, 30 pesos lang, wala akong pera eh. O, lalagyan niya ng 30 pesos. Alam mo, ang 20 pesos, yun yung i-ano namin sa offering. Tapos sasabihin ko ng ganun,
Wala, Lord, wala akong talagang pera, Lord, no, kahit 10, bahala ka na, Lord. Pero alam mo, babe, maya-maya pa uwi namin sa bahay, babes, mayroon kami, ay, may kumakato, may dumadating, ganun. Alam mo, biyaya talaga ni Lord. O, nakapagtapos si Lablab ng ganun, ng high school niya, senior high na, ano, smooth, hindi kami struggling financially. Tapos, ano kasi, hindi naman si Lablab demanding, hindi naman si Lablab maarte. Kita mo naman, di ba? O, ngayon, college na siya. Alam mo kung anong pinoproblema ko talaga dati, yung pagka-college niya. Saan ako kukuha ng pampa-enroll niya, saan ako kukuha ng panggasto sa kanya. Pero hindi ko akalain na magkakaroon siya ng, ano, ng scholarship na yan. Hindi ko akalain na ililibre lang pala ni Lord sa akin, sa amin yun, ililibre ni Lord sa kanya. Yan yung sinasabi ko, kaya ka lang binibless ni Lord kasi mabait ka na anak. Kasi nandun ang pagmamahal niya sa amin eh, nandun pagmamahal niya sa kapatid niya. At nakita ko yun. Kaya sobrang appreciate ko talaga yun si Lablab kasi napakabait na bata. Tingnan mo, sa choice, tingnan mo yun, pinili sa school, isa siya sa napili ng school. O, diba? Tapos, lagi naman siya eh, kahit maliit lang siya, kasi totoo siya.